So ang ating pong hinihikayat, ang ating mga volunteer blood donors o potential blood donors na mag-donate po ng dugo, hindi na po natin kailangan ng RT-PCR test para po mag-donate ng dugo. Kasi unang-una po, ang mga nag-donate ng dugo ay yung mga healthy individuals lang. Posibleng tumaas pa ang pangangailangan ng supply ng dugo sa bansa ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulana. Sa mga ganitong panahon, tumataas ang kaso ng dengue na karaniwang nangangailangan ng blood transfusion. Bukod pa dito ang pangangailangan din sa dugo ng mga COVID-19 patients na may comorbidity. Kaya naman, panawagan ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health sa mga blood donor at mga may kakayanan na mag-donate ng dugo. Meron tayong mga pasyente na nagka-COVID na merong nagda-dialysis araw-araw. Meron tayong mga bumaba ang hemoglobin at kailangan nilang salinan. Bumababa po yung mga platelet concentrate nila at kailangan din pong salinan. So depende po yan. Batay sa tala ng ahensya, simula ng mag-lockdown dahil sa COVID-19 pandemic, hindi na nakakapunta sa mga blood center ang mga blood donor, kaya naman bumaba ng 22% ang nakokolekta nilang dugo. Mula sa 1.38 million units noong 2019, nasa 1.04 million units na lang ito noong 2020. Ang ating kasing supply ng dugo, dapat 1% of the total population. Bumaba po ang collection natin ng dugo mula po nung meron tayong mga lockdowns at meron po tayong mga restrictions. Ayon kay Marites Estrella, Program Manager ng DOH NVBSP, patuloy ang kanilang Blood Service Networking Program para masapatan lamang ang supply ng dugo sa mga pasilidad. Ang bawat isa pong blood bank ay nagkaroon po tayo ng sharing of blood resources. So kung malang pula pong type A doon sa isang hospital at mayroong maraming type A po doon sa pangalawang hospital, yun po ay nagsishare sila para lang po matugunan ang pangangailangan ng ating mga pasyente sa kanilang transfusion ng dugo bawat araw. Para sa mga nagnanais na mag-donate ng dugo, muling ipinaaalala ng DOH na hindi na kailangan pa ng RT-PCR test, magtungo lamang sa pinakamalapit na blood center sa inyong lugar. O di kaya ay mag-inquire sa mga social media accounts ng mga blood centers sa inyong lugar para sa mga dapat gawin bago makapag-donate ng dugo. Samantala, ayon sa Department of Health, wala pang ebidensyang nagpapatunay na naihahawa ang COVID-19 sa pamamagitan ng blood transfusion. Sabi ng WHO, napaka-minimal ng ebidensya. Kailangan pag-aralan maigi, pero yung mga posibilidad ay naandun because yung nagpo-cross kasi yung from the mother to the child. No? That's one of the things that they're looking at. And kapag yun ay posible, posible rin sa transfusion. But for now, we are not confirming this because we need to have further evidences for this. Pagtiyak naman ng kagawaran na walang dapat ikabahala ang publiko dahil dumaan sa proper screening ang mga dinodonate na dugo upang masigurong ligtas itong ibigay sa pasyente. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.